guys, welcome back to another video. And sa video na ito guys, i-share ko sa inyo guys step by step on how to withdraw or cash for goals by Sing Live. So last June guys, 2023, I decided to avail nga this cash for goals insurance by Sing Live. And I had a video tutorial why and how I avail that cash for goals by Sing Live dito nga sa GInsure ni Gika. Kung hindi nyo napanood yung video na yun guys, ilalagay ko na lang guys yung link sa description box para mabilis yung ma-access ito. But anyways guys, yun nga, back to well, last June 2023 nga, I availed a cash for goals by Sing Life nga, which is 1,000 a month. Yung savings insurance na in-avail ko doon, that is good for 6 years. So bakit ko nga ba siya i-withdraw ngayon? So, ano yung mga possible na mangyayari kapag withdraw natin to? So ano yung effect niya sa G-score natin at yung ating relationship sa Gcash? So lahat-lahat yan guys, malalaman natin mamaya. After guys, ng video tutorial na gagawin natin. And anyways guys, i-share ko din sa inyo guys kung mabilis lang ba yung disbursement or withdrawal nitong cash for goals by Sing Life nga. So guys, i-share ko sa inyo lahat-lahat ng details dito on how to withdraw from start to end. So open lang natin tong GCash ko guys. So dito makikita natin si GInsure. So ayan siya guys. So i-click natin to guys. Then ito yung lalabas, yung marketplace niya. So ilipat lang natin sa my GInsure para makita natin yung active na inavail kong insurance. So ito yung tatlo na yon. But si Cash for Goals lang yung i-withdraw ko, kaya ito lang syempre yung i-click ko. Then so wait lang natin to guys. May ganito talaga ng ano, patasyada si Sing Life for pulling up my policy details. But so ito na siya guys. Ito yung dashboard ko. So i-explore ko lang kayo konti. Dito guys, na may 1,000 monthly nga akong in-avail dito, then dapat ang kikitain ko after 6 years magiging 120,000 siya. So yun siya guys. So click natin yung services. So under yung services guys, hanapin natin si withdraw from investment. So ito siya guys, sa may baba. Ayan, sa may baba siya guys. So ayan siya. So i-click natin siya guys. Then ito yung lalabas. So guys, kung makikita nyo dito, ang available to withdraw ko na lang sa 4,000 ko is 3,763.65. And ang nalak na amount is 198.58. Kasi guys, may portion nga na nag-avail ako ng investment. Kaya siya ganyan. So mamaya guys, i-explain ko sa inyo further. So eto guys, i-type lang natin yung amount na 3,763. So i-click lang natin guys yung withdraw. So guys, nakalagay dito, you need at least 500 pesos on your available units to keep your investment. So pwede pala siyang i-keep guys, basta magtira lang daw ako ng 500. Pero nag-decide na ako na i-withdraw ko na siya lahat. So i-click natin tong withdraw anyway. So guys, ayan, nag-correct siya guys, bali nagdagdagan siya ng 0.65 kasi kailan pala i-withdraw lahat tong available ko. So i-click natin tong withdraw. So guys, ito yung mangyayari if I'll continue to withdraw it. So my policy daw will terminate. So number 2, I will not reach the projected amount of 120,000 by June 2035 kasi nga hindi ko nga na-reach yung 6 years. So in case I pass away daw, my beneficiary will not receive any benefits. So number 4, all funds in my lock-in units will be forfeited of course kasi nga i-withdraw ko na siya. So continue my ano tayo guys, withdraw and terminate policy pala. So i-click natin 'yan. So ito guys, before I leave daw, I would like to know that you are withdrawing and the reason. So guys, number 1, I need fund for emergency purposes. I need to pay for medical expenses. I can't pay anymore. I will buy. Yung marami siyang ano guys, sa reason. Pero ang gusto ko lang siyang i-click is yung emergency funds. Yun lang. Para mas mabilis. So click lang natin yung next. Then, how would you like to receive your money? So, syempre, gusto natin sa GCash account natin. So, click lang natin yan. Then, confirm lang natin tong amount na to guys. Saka yung payout method. Alam naman nila yung GCash account natin, di ba? So, guys, after nitong, pag okay na tayo nito, click natin tong confirm. So, magda-direct si Sing Life guys to our GCash. Ayan siya, you're almost done daw. So, eto na siya guys. You're fully withdrawn from your goal. So, today nga daw, September 22, terminated na yung ano ko, yung account ko dito. So guys, nakalagay dito sa may baba guys, we've sent the transaction details to my email, then magsisend din sila ng update guys within 3 to 5 business days. Okay, so balikan natin. So nakalagay dito guys, terminated na nga yung account ko, then wala na siyang available services something kasi wala na nga yung account ko. So dalawa na lang to guys, kanina tatlo to. So punta tayo sa aking GCash wallet. So guys, of course, hindi pa siya pumasok dito sa aking GCash wallet.
reason talaga kung bakit ko talaga siya naisipang i-withdraw or disburse just to show you na nawi-withdraw talaga siya. Kasi guys, madaming issues about hindi daw nawi-withdraw or what. Kasi syempre, insurance to and long term to, hindi natin alam kung makukuha ba natin talaga yung pera kasi sa GCash app lang to or sa GInsure lang to. Then, yun nga guys, marami akong nababasang gano'n na hindi daw nawi-withdraw. Kaya guys, tinry ko kung mawi-withdraw talaga siya. Na-reason out ko dun guys is for emergency purposes kasi pero mabilis ko nga ma-withdraw pag ganun yung reason. But the reason talaga guys, number one is just to try kung legit ba talaga siyang nawi-withdraw. Mayroon siyang duration guys na 3 to 5 banking days. So nangyari kasi yun guys, Friday ako ng gabi nag-withdraw nun. So what to expect? Of course, syempre Saturday, Sunday walang banking days and parang mag-run pa siya from Monday to Friday. So ganun yung duration niya kasi nga 3 to 5 banking days. Parang nag-run siya from Wednesday to Friday. But, na-receive ko talaga siya, guys, nang within 3 days. Gabi pa. So, yung time, guys, 7 PM. Ayan, ganyan ko siya, guys, na-receive within that Wednesday. So, legit, guys, na na-receive ko talaga siya. And legit talaga, guys, napapasok sa GCash account ko. But anyways, guys, back to it. Back to the process, guys. Kung mapapansin nyo, guys, June ko siya na-avail. So, June, July, August, September. So, meron dapat akong 4,000 pesos. Pero kasi, guys, may part ako doon na may in-invest ako na parang portion ng pera ko. Kaya, guys, kung napapansin nyo, hindi ko siya na-withdraw lahat and hindi ko siya makukuha lahat. Kung baga, guys, kung ano lang yung available to withdraw sa akin, yun lang yung mawi-withdraw ko. Parang may portion nga akong pinilapan nun na in-invest ko yung ganitong halaga or yung percent ng pera ko. So, guys, ganun siya. Hindi mo siya pala makukuha ng buo. Hindi ko naman natupad yung 6 years nga na makukuha ko yung ganung halaga ng pera. Kaya talaga, guys, expect nyo na kapag ka-withdraw nyo siya, huwag tayo mag-expect na tutubo yung pera talaga natin ng ganun. Kasi lalo nun, 4 months pa lang, winidraw ko na siya. Anyways, guys, I have 2 left pa naman sa Sing Life Insurance, which is yung label ko nga na educational insurance, which is hindi ko talaga yun i-withdraw, guys, kasi para yun sa anak ko, of course. And yung isa, guys, is yung sa medical insurance, which is yung 3-in-1 protection plan. So, yun yung na-avail ko, which is hindi ko rin yun, guys, i-withdraw. So, ito lang talaga yung cash flow goals na winidraw ko kasi pwede naman ulit umulit or pwede naman guys ulit mag-avail. So yun din guys yung isa sa plan ko talaga. Babaguhin ko kasi yung availment ko. Itatransfer ko siya guys sa husband ko. Siya yung mag-a-avail nun. So yun, yun yung isa sa reason din. So by the way guys, so syempre gusto nyong malaman kung naka-apekta ba to sa ating credit score sa GCash or sa relationship natin sa GCash. Papangit ba records natin? Masisira ba yung relationship natin sa GCash app? Sagot dun guys is no. So wala po pala siyang effect. Guys, usap ko po yung Sing Life representative nito. Anong ko to? What if po i-withdraw ko tong Sing Life Cash for Girls? So, i-withdraw ko tong insurance ko na to. So, what will happen? So, makaka-apekto ba siya sa standing ko sa GCash app, sa credit score ko, sa G-score ko, bababa, or magkakaroon ba ako ng pangit na record dito once na winidraw ko to? So, sabi niya guys, the answer is no. So, wala pong effect yon. Kasi sabi niya guys, Sing Life is for Sing Life lang. So, hindi siya nakaka-apekto guys once na nag-withdraw tayo ng mga policies or mga insurances natin dito. Wala siyang effect guys kasi wala naman tayong nagiging utang. Kumbaga guys, winidraw naman natin to and we can also avail it again kasi. So don't worry guys kasi wala pong effect yon sa record natin and wala pong magiging effect yon sa credit standing or credit scoring natin dito sa GCash app. So wala yun guys kasi tinerminate lang natin yung ating contract sa kanila and wala po daw talagang effect yon. Yun nga, hindi naman tayo nangutang, di ba? So, nag-ipon tayo dito at kinuha lang natin yung pinag-ipunan natin dito. So, yun lamang, guys. I hope may natutunan kayo sa video. I hope, guys, yung video na to nakatulong sa inyo. Okay? And kung nagustuhan niyo yung video, guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo, guys, yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this, guys. Thank you for watching this video. Bye!